Ayun na nga, di ba? Actually, kasi 2 days ago, sinend sa akin yung picture na yan ng isang friend ko. So, syempre, nakaka-alarma lang nung nakita ko yung picture na yan na walang social distancing sa isang eroplano. So, eto na yon. So, gaano ba ready ang ating mga airline, ang airline company, not only in the Philippines, but syempre sa buong bansa, para at least man lang mapangalagaan ang bawat isa ng mga pasahero na para hindi magka-COVID-19, di ba? So, syempre natatakot lang po ako kasi, syempre, pag nasa eroplano, pag yung isang may case, lahat na po yan. So, kawawa naman po, di ba? So, I mean, hindi ko naman sinasabi na wag na kayo magtrabaho, wag na po kayong umalis. But what I'm saying, di ba, ano pa po yung silbi ng magtatrabaho po tayo kung magkakasakit lang naman po tayo, di ba? So, hindi ko naman nilalahat yon. At saka hindi ko naman sinasabi na wag na po tayo magtrabaho. Siyempre, kailangan po natin magtrabaho para makakain yung ating pamilya, makakain po tayo, makapagbayad po tayo ng mga bills natin, lalong-lalong yung mga pagkain. It's very basic. Na yun ang pinaka-importante sa pang-araw-araw natin na ginagawa, di ba? So, ang sa akin lang, ano po ba ang mga, at least mga precautions, ano po ba yung mga dapat gawin, lalong-lalo na po sa mga pasahero? Kasi, in fairness naman ha, I'm so happy and thankful kasi sa local company ng paliparan, I mean, yung mga eroplano sa Pilipinas, in fairness naman ha, kasi yung friend ko na yun is galing ng Pilipinas. So, lilipad siya papunta ibang bansa. Nang sumakay siya ng eroplano dito sa Pilipinas, na which is pagmamay-ari ng Pilipinas, you know, in fairness naman ha, naka-PPE yung mga flight attendant, may social distancing, may alcohol, may mask, lahat. Tapos, iti-check nila, nakalist yung mga names, lahat-lahat na may mga ganong eksena. So, pagpasok nila, ang ganda kasi may social distancing. So, syempre, at least, medyo safe yun kahit papano. So, syempre, hindi natin alam kung at least 100% ba, pero at least, you know, diba, 90% or more, maybe at least, diba, safer. Pero ito na, nung nakarating na sila sa ibang bansa, lilipad na at sasakay na ng ibang eroplano para sa kanilang destination, syempre, I won't mention the airline company at saka hindi ko rin sasabihin kung saan sila papunta. Nung pumasok na sila doon sa eroplano, syempre, nagulat silang lahat. Oh my God. Maloloka kayo kung anong nakita nila. Kasi, lahat sila pag-upo, dikit-dikit. Kung ano yung nakikita nyo po sa picture na yan, dikit-dikit po sila. So, yung isang friend ko na yun, nag-selfie para makita kung ano yung itsura sa likod. Siyempre, nakita nyo po yung mga flight attendant nila, di ba? Naka-PPE with all, may mask, lahat. Pero sila, naka-mask na nga, di ba? Pero it's okay, wala namang problema. Naka-mask, alcohol, whatever. Naglagay ng name, matitrace sila, whatever, in case in the future, kung sino may naka-positive or whatever. Pero what I'm saying, bakit dikit-dikit? Siyempre, nakakatakot yung, di ba? E nasaan yung social distancing na pinapatupad ng World Health Organization. I mean, syempre, nakakatakot. Kasi itong mga taong to, hindi lang siya isa. My God, grupo sila ng mga Pinoy na umalis. Na, I am not sure. Kasi syempre, wala pa naman akong alam. Wala pa akong balita. Kasi that was 2 days ago. So, hindi ko pa naman alam kung may nag-positive or whatever. Pero, I'm hoping sana na wala. Kasi nakakaawa po yung mga kapagkababayan po natin. Syempre, aalis sila ng ibang bansa. Magtatrabaho para sa kanilang pamilya. So, sana po maging healthy po sila. Sana wala pong mangyari sa kanila. So, ngayon, ay kinakatakot ko po. Yung gagaya nang nakita ko sa picture, dikit-dikit sila. At take note, my God. Okay lang sana kung 2 hours yung flight, 2 hours yung biyahe. Hindi po. 8 hours. 8 hours na flight po. Hindi po kagaya ito ng bus na may mga station na maghihinto kayo, 'di ba? May mga station na ihinto, ito po hindi. Tuloy-tuloy po na 8 hours yung biyahe nang walang social distancing. So nakakatakot. At eto pa,
nung pababa na sila, doon pa lang sila nagpinasuot ng PPE para pumunta kung saan sila pupunta sa trabaho nila. So, I mean, bakit pa sila magsisuot ng PPE kung doon pa lang sa loob walang social distancing, di ba? I mean, nakakaloka yung ganun. Isa, napapasok pa lang sila ng aeroplano, naka-PPE na sila para mas safe. At is safer yung ganun, di ba? I mean, well, hindi ko alam kung bakit ganun nangyari. Baka protocol nila yun. Pero what I'm saying, you know, I mean, mas much better kung naging ganun. At saka, susulat pa ng mga pangalan nila. Susulat, kasi in case may mga ganun matrace. Ano pa yung purpose ng susulat-susulat kung nakaalis na sila? Nagkaroon, di ba? Ang hirap ng mga tracing-tracing na yan kasi kumalat na. What I'm saying, syempre, ang mga sumakay doon sa aeroplano, kasi international flight, syempre hindi lang mga Pinoy po, madami po sila. Nakakatakot po at nakakaawa. Kung, for example, may isa ka sa kanila ng positive, syempre uuwi sa kanila, sa mga pamamahay nila. Diba, mas nakakatakot po. So ngayon, for me, kung wala po kayong mga importanteng gagawin or mga lakad, huwag na po tayong masyadong umalis. You know, I mean, siguro pwede po tayong rumakit ng online or ano pang pwedeng trabahuin natin. Pwede po tayong maglamba o mamalansya o maglinis ng bahay na pwede tayong pagkakitaan, di ba? Or something like that. Na at least man lang ma-avoid natin po yung lalabas na, I mean, at least sa lugar po natin, actually, ako nga, syempre, sa lugar po namin, kami yung pinakamataas na case dito ng COVID. Pero syempre ako, natatakot pa din ako ng mga ganun. Pero ako, lumalabas ako. Pero nakikita ko naman na masyadong walang tao. So, avoid pa rin yung social distancing, wear mask, dala-dala ng alcohol. At saka, as much as possible, hindi ako humahawak ng kahit ano. At hindi ako nakikipag-usap. Kung makipag-usap man ako, may mask at saka malayo. Diba? So, mag-iingat po tayo kasi iisa lang po ang buhay po natin. At saka, I'm 100% sure matatapos naman po ito siguro, 'di ba? Maybe 2021 okay na tayo or maybe 2022, pero just ko na isang beses lang 'yang pagtulog pagising natin, 2022 na, parang wala lang nangyari. So, ano po na maging positive po tayo at saka wag po natin i-encourage 'yung mga negative na mga naiisip natin kasi nakaka-anxiety po 'yon or nakaka-cause po 'yon ng mga depression or something like that. So kailangan kausapin niyo po yung mga kaibigan niyo, yung family niyo, kung sino po man nandiyan. At saka, kung wala po kayong makain, kontakin po yung mga kaibigan niyo, whatever, yung mga family niyo nandiyan. Huwag po tayong padalos-dalos na, kailan ko magtrabaho, wala akong pakialam kahit magkasakit ako. I mean, bakit ka pa magtatrabaho kung magkakasakit ka lang naman pala? Diba? Diba? I mean, kasi yung mga iba kasi, kasi huwag naman mata ako sa gutom, basta lalabas ako, kailangan ko magtrabaho kasi ganito, ganun, ganun. Inamatay ka pa rin kasi magkakasakit ka if ganyan ang paniniwala mo. Siyempre, magtatrabaho tayo para sa atin, para sa family natin na nag-iingat. Okay? Hindi po yung, wala akong magagawa kasi ganito, ganun, ganun. Kasi wala naman tulang gobyerno, walang ganito, ganun. Dahil, nabuhay tayo nang walang yung gobyerno. Diba? Nabuhay tayo nang wala sila. Yumaman tayo nang wala sila, naghirap tayo nang wala sila. So, kanya-kanya ang eksena ngayon. Oo, hayaan na natin sila. Kailangan gumawa tayo ng pansarili natin para itawid kung ano meron tayo ngayon para mabuhay. Okay? So, yun nga, yung talagang mga wala, syempre ako nga, independent ako, so walang tumutulong sa akin, wala akong trabaho for 3 months, pero at the end of the day, ginagawa ko yung paraan ko, nakikikonek ako sa mga kaibigan ko na pwede makatulong, yung mga sangay ng gobyerno na at least pwede nating ma-tie up or pwede nating ma-itap para makabigay ng tulong sa atin, you know. I mean, maging maparaan po tayo, huwag po tayong padalos-dalos na sisihin si ganito, sisihin si ganyan, kung ano nangyari ng ganito, ganun. Kasi hindi naman nila ginusupo yan. Wala naman po may gusto ng ganitong situation. Okay? So, balik po tayo doon sa insidente ng eroplano na nakakatakot lang po. Kasi syempre, kilala ko po kasi yung umalis. So, sana po World Health Organizations, sana po may mga ipatupad po tayo mga batas, lalo po sa mga paliparan na yan. My God. Lalo pa sa mga aeroplano, sa mga airline company, na kung ano pong pwede, kasi dapat may mga social distancing po, or dapat pag sumakay ka, dapat naka-PPE, para safe, di ba? Para pagpasok, naka-PPE ka, kahit tumambling-tambling kayo dyan, di ba? At saka, may social distancing pa rin sana. At least, sana ipatupad po yan sa mga
sa mga eroplano. Pero in fairness, sa Good Job Philippines, kasi dito sa atin, talagang bongga, talagang in fairness, social distancing talaga, naka-alcohol talaga, naka-face mask talaga, at mababait pa rin talaga yung ating mga ano, mga ang ating mga, ang tawag nito, ang ating mga FA, mga flight attendant, talagang ina-assist nila yung mga mamamayan natin. At saka, I'm so proud na at least okay po yung ganun. Hindi po yung na-stress or, Diyos ko, may pandemya na nga, di ba? Dadagdagan pa yung stress. Sana, wag po nating dagdagan yung mga stress ng bawat isa. Okay? So, let's promote, ano pa rin, peace, world peace, di ba nga? Para at least, kasi kung lahat eh okay, lahat hindi stress, makaproduce po tayo ng very productive na energy, very productive na aura, very productive na eksena. Pag positive po yan, I am sure na positive din yung ang balik niyan sa inyo. Hindi positive na sakit, ha? Nakakaloka. So ngayon, kung meron pa kayong naranasan o nakita na medyo malayo sa social distancing, kagaya sa mga palengke, whatever, oh my God, diba, i-share nyo po yung mga videos nyo, i-share nyo po para at least yung mga tao maging aware, kasi ang kalaban po dito is, ng COVID-19 is tayo, so tayo lang din po ang mga kasolve nito, at saka, hindi naman po pwedeng, oh my God, ito po yung sinasabi ko, hindi naman po pwede ang COVID-19 ang mag-adjust sa atin. Diyos ko, mga day, mga te, mga mama, mamshi, ang mag-adjust mo tayo. Hindi pwedeng ano ka, matigas, hindi pwedeng, wala akong pakialam kasi healthy naman ako, chu-chu-chu, wala akong pakialam sa COVID, basta nagmamask naman ako. I mean, follow po tayo pa rin sa mga precautions, follow po tayo sa sinasabi po ng Department of Health. Okay? Mag-mask po tayo, mag-gloves, social distancing, mako, okay? Remember, tayo po yung mag-a-adjust, hindi po yung COVID-19, okay? So, if you have some comments, if you have some, you know, comments to my blog today, and kung may mga suggestions po kayo, free to comment here, okay? So, sana nakapulutan nyo po ito ng aral, at saka sana po mag-subscribe naman, diba? Thank you so much for watching, and I hope, okay po tayong lahat. Please, dasal-dasal po tayo and stay healthy. Okay? Huwag po nating i-embrace ang negativity. Okay? Maraming salamat.